Magandang araw po mga Lods at welcome back po dito sa channel natin. So ngayon po mga Lods, pag-uusapan natin ngayon kung ano bang klaseng ginagamit na mga circuit breaker po dito sa solar off-grid system natin mga Lods. Kasi ang gamit natin, naka 12 volt system po tayo. So ang ginagamit natin dito sa circuit breaker po, mayroon pong nag-comment po doon sa baba. So sabi niya, Sir Badiproy, mukhang wala po kayong ginagamit dito na DC breaker. Mostly po, nakikita ko po sa inyo, ang ginagamit po nyo na mga circuit breaker ay mga AC. So ngayon po, sasabihin ko po sa mga kaludi natin na ang ginagamit po natin na breaker po dyan sa baba, mga recycle use po natin doon sa house wiring. Kaya kung tutusin po, hindi po para talaga sa solar na system breaker ang ginamit natin kasi wala nga pa tayo pambili. Pero ngayon po mga Lods, nakabili po tayo. Ipapakita ko muna po sa inyo na nakabili po tayo ng circuit breaker na DC na po ang binibili natin. Ito po ang mga box na binili natin, ang DC circuit breaker na para po sa solar off-grid natin. So dito po sa harapan, nakalagay na po ako ng isa. Ito po ay DC circuit breaker po ito. So para makita niya ang kunting malapit, bubuksan po natin itong isa na nakabrand na Tuxnil na circuit breaker po. So ang gamit pala natin dito na circuit breaker ay mga MCB po mga Lods. Na polarity pong nakalagay sa taas na positive at saka negative. Tapos ang mga klase ng mga DC breaker po, may kataasan po ang voltahe compare doon sa AC na circuit breaker. So may nakalagay po, kung makikita nyo, may kahanapan po dito, nakalagay po DC 1000 volts. Kadalasan po sa mga AC na circuit breaker na ganito, hanggang 400 volts lang po, nakalagay na 230 to 400. Pero ang mga DC breaker po, may kataasan po, meron ding 500 to 1000. Pero itong ginamit natin, 1000 volts po ang ginamit natin, para maganda po ang klase at kayang-kaya kung gagamit ka ng mataas na voltahe. Lalo na sa solar panel natin, mga Lods. So ngayon, sasabihin natin na ang mga circuit breaker po natin, paiba-iba po ang klase. So dito po sa harapan, medyo pinapakita ko sa inyo na ang sa charge controller natin, ang mga breaker po na ginagamit dyan sa input at output dito, talagang naka-DC breaker po ang gamit. Tapos dito sa kabila naman, ito naman ang output sa power inverter na 220. So okay lang yun, naka-AC breaker. Tapos itong isa naman, yun ang Dio sa Meralco natin. Pagpalagay natin ang Meralco Dio, naka-AC rin. So dito sa kabila, itong malaki na breaker na makikita nyo, ito po ang para sa breaker natin sa power inverter po ditong nakalagay. So ano ba yung mga advantage at disadvantage po na gagamitin mo sa breaker dito kung naka-AC ka? Katulad dito, naka-AC ang gamit natin. Kasi ang sekreto natin dito sa AC ang gamit ko para hindi siya madaling masunog, hindi natin pwedeng basta i-switch and off ang gamit dito sa mga breaker kung naka-AC ang gamit mo. Kasi mataas po ang arcing sa DC voltage compared doon sa AC. Kaya delikado po mga Lods kung naka-AC ang gamit mo na breaker tapos nag-switch on and off ka. Tapos mataas ang mga current load. Yun, nag-umpisa pong masunog ang mga breaker. Pero itong ginamit natin dito, hindi ko na ginagalaw para hindi po siya masunog. Pero yung ampacity po sa mga breaker natin na ampere, tamang-tama yun ang timpla. Pero main reason talaga doon, hindi siya advisable na yung AC gamitin mo sa DC breaker. Kaya dapat para safety po ang paggagamit natin sa circuit breaker, dapat naka-DC po talaga kasi may polarity po ang mga ginagamit na breaker pagdating po sa mga solar off-grid system natin mga Lods. So dito po ipakita ko muna po sa inyo. So ang circuit breaker na ginamit natin, marami pong brand. Pero ito yung isa na nakita ko na pinakamaganda itong magamitin mga Lods, ang Tuxnil na klase na brand. So maraming mga circuit breaker sa online po, lalo na kung mumurahin, napakadelikado po mga Lods. Kasi ang laman po dito sa loob, wala ho siyang laman. Ang nakalagay lang doon, nakajumper lang yung wire sa loob at wala nang laman, wala nang iba. Hindi katulad sa mga ganitong klase na branded na Tuxnil na marami po siyang protection. Kaya bago natin ito ilalagay po dyan sa off-grid system natin mga Lods, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda, kung paano pala ito, kung mag-short circuit, kung gagana ba ang ganitong klase na circuit breaker kung magkakaroon po ng short circuit.
So, dagdag idea natin mga lods, ano ba ang pinagkaiba sa DC breaker at saka sa AC breaker na ginagamit po sa solar upgrade natin mga lods? So, may ipapakita po ako sa inyo mga kalods. So, ito po, example natin para malaman natin yung kaibahan sa DC breaker at saka sa AC breaker. So, dito po, makikita mo, ipagpalagay natin na ito po ay isang power inverter at may rated po siya na 1.5 kilowatt. So, ipagpalagay na lang natin mga lods na ang power inverter gumagamit po ng 1,000 watts dito po sa tigiliran. Tapos dito makikita nyo po mga lods na ang isang power inverter, nagsusupply po siya ng 12 volts dito. Pag nasupplyan po ang inverter sa 12 volts na upgrade, lalabas po dito ang 220 volts. So ngayon, ang gagawin natin, susubukan natin ano yung kaibahan sa DC dito at saka sa AC. Kung breaker na gagamitin natin. So, ipagpalagay natin mga lods na ang AC output sa power inverter, gumagamit ka ng 1,000 watts. Ano yung kaibahan sa DC input at saka sa AC output natin? Ang gagawin natin, balik po tayo sa basic formula natin mga lods. Ang basic formula na ginagamit natin, madalas ginagamit dito sa system natin, is P is equals to IB. So, ibig sabihin yun, power, current ang I at saka volts yung B, voltage. So, ipagpalagay natin na hahanapin natin ang current dito sa output 220 volts na kung sakaling gumagamit po tayo ng 1,000. Ipagpalagay natin ang power inverter natin gumamit ng 1,000 watts. So, ipagpalagay natin. So, ang hahanapin natin yung current para makita natin ang rated itong dalawa. Anong kaibahan? So, I is equals to P over B, mga lods. Power over volts. So, ang power na gagamitin natin, ipagpalagay natin, is 1,000 watts ang ginamit natin. Ipagpalagay natin na ang power inverter gumamit ng 1,000 watts. Tapos, divide natin, kasi AC output na po ang gamit dito, 220 po ang gamit natin. So, ideal voltage is 230 pang compute natin. So, ang current na makukuha natin sa AC output, kung sakaling gumamit tayo ng 1,000 watts sa appliances natin o mga ilaw, ay mayroon pong 4.34 ampere. Oh, yan. Sa 1,000 na gamit natin dito sa power inverter, nakaproduce tayo ng current na 4.34. Kaya, sa madaling salita po mga lods, kaya lang gamitin ito ng 16 ampere na breaker kung naka-AC output, kung gagamit ka ng 1,000 watts. So, dito sa DC natin, i-compare natin. Kung 1,000 ang ginamit, siyempre, re-reflect po dito sa kabila. So, ganun pa rin ang formula natin. P is equals to IB. Tapos, I ang hahanapin natin ng current. P is equals to P over B. So, 1,000 ang gamit natin. So, re-reflect po sa kabila. So, 1,000 divide 12 volts po ang gamit natin. 12 volts. Ayan. So, ang result po dito, aabot po sa 83.33 ampere po. Kung titignan nyo po. So, yan po ang kaibahan. Mataas po ang current na ginagamit sa DC compared sa AC. Kasi nga, 12 volts lang ang gamit dito. Tapos sa kabila, naka 220 ang gamit. Kaya, napakaliit lang, lods, kung titignan nyo. 4.34 ampere. Sa kabila naman dito sa input, 83.33. Kapag gumamit ka ng 1,000 watts po dito sa power inverter. Kaya kung makikita nyo po dito sa system natin, ito po, napakalaki na ang mga wire na ginagamit sa power inverter. Yun po ang dahilan nga, bakit malaki po ang mga wire. Kasi ito, ang rated dito, nasa 1,000 watts. Kaya kung aabot po sa 1,000 watts, yun po ang mangyari. Lalabas po ang 83 ampere. Pero dito sa output naman sa inverter natin, kasi naka 220 ang gamit sa AC, yun po ang naging resulta, 4.3. Kaya hindi siya madaling iinit dito kasi pwede ka lang gumamit ng 16 ampere na AC breaker. Compare dito sa kabila, kailangan malaki po ang wire at malaki po ang mga rated na breaker na ginagamit. Lalo na pag hindi mo ito ginamitan ng DC circuit breaker, delikado po. Kasi pag i-switch on mo yun, mataas po ang arcing. Compare dito sa mga DC breaker, kaya nga mataas ang mga voltage rated ang ginagamit dito sa DC breaker natin. So ngayon po mga lods, ipapakita natin kung
gaano kaganda gamitin ang ganitong klase na circuit breaker na DC breaker. Kasi susubukan natin mga Lods kung kaya bang mag-protect, kung i-short circuit natin ang battery, kaya ba niyang mag-trip? Kasi ang ibang mga breaker po, hindi po kayang mag-trip. Yun po ang delikado. Kung makabili po kayo sa online scam, delikado po. Tapos napakamura. Nasa 80 to 50 pesos. Kaya nga, makikita mo na sa price pa lang. Tapos itong binili natin mga Lods, nakahana po tayo ng seller na mura po. Ito, nabili natin sa 250 po ang DC circuit breaker natin. Kumpir sa ibang seller, umabot po sila sa 300. Tapos, ito po, para mas makita nyo kung gaano kaganda gamitin ang tax din natin, susubukan natin siyang i-short circuit po kung kaya ba yung mag-trip kung sakaling mag-short. Kasi yun ang pinaka-importante po sa system natin, lalo na sa ganitong setup. Kasi kapag hindi po nag-function ng mabuti ang circuit breaker nyo, pwede pong sumabog ang battery nyo po dito sa bahay kung ginagamit niyo. Delikado po. Kapag hindi po nag-function ang short circuit, delikado ang battery. At saka ang mga gamit natin dito, kapag hindi po nagpa-function ng mabuti, ang isang DC circuit breaker. So ito na po mga Lods, ang battery natin. Dalawang 100Ah po mga Lods. Naka-parallel po ang connection. Tapos ipakita ko po sa inyo na anong klase bang breaker na binili natin na DC breaker. So, naka-Taxnel po ang brand natin. So, Safe Electric, naka 2 years warranty po ang gamit. So, ayan. So, hindi po siya RCBO po, mga Lod. MCB po ang gamit natin. Tapos, yan. So, bubuksan natin para makita nyo. So, ito po ang kasalaman. So, naka-Taxnel po siya. Tapos, pagkikita mo ang polarity. Positive, negative. Tapos, naka DC 1000 po. Ayan, makikita ba? Naka DC 1000 ang rated natin mga Lods. Ito yung maganda. Kasi meron ding mga 500 volts po. So, ang binili natin, 1000 volts po talaga mga Lods. Para hindi siya madaling uminit o masira. Tapos, makikita mo rin dito, DC. May positive, negative. Kapag positive po ang nakalagay dito, dapat dito sa baba, positive mo rin ilalagay ang wire. Ito, negative. Tapos dito, negative. Kapag i-switch on mo ito, lalabas yung kulay red, yung indicator. Pag ibaba mo, kulay green po ang lalabas. So, yan mga Lods. So, gagawin natin, isusupply natin itong breaker. Kasi gusto natin malaman kung paano ba magpro-protect ang isang circuit breaker na DC kung sakali pong nagka-short circuit. So, yan po mga Lods. Tapos, titester tayo kung anong voltahe po ang pumasok dito sa supply natin. Digital to. O yan. Tapos, i-switch on natin mga Lods dito. Okay. Tapos, kukuha natin ang voltahe po mga Lods. So, positive, negative. So, yan po. Pagkikita nyo, nasa 13.7 po mga Lods ang battery natin. O yan, makikita. 13.75. So, naka-float voltage po tayo mga Lods. So, gagawin natin ngayon dito para masubukan natin i-jumper natin ang wire sa ilalim. Oh, ayan. So, i-switch off muna natin para makita natin. Oh, ayan. So, i-jumper natin ito sa baba. So, ayan. So, ang gagawin natin dito ngayon mga Lods, i-switch on natin. Ayan, switch on. So, ang sabi natin, susubukan natin siyang i-short circuit. Para malaman natin kung gaano ka-effective ang ganitong klase na DC circuit breaker. So, kailangan mag-trip po siya. Kasi pag hindi ito mag-trip, baka masira po ang battery natin na gel type battery. So, ikakadlit na lang natin dito sa taas o dito ba sa ilalim. Dito na lang sa taas. Ikakadlit natin ito. I-jumper natin ang positive, negative. So, kailangan mag-trip. Pero, ikadlit na natin. Huwag natin patagalin. Baka masira po battery natin. So, ayan po mga Lods, magkita, naka-switch on na. So, gagawin natin, i-jumper natin sa positive, negative. Anong mangyayari? So, 1, 2, 3. So, ayan po, makikita nyo, naka-down po siya. So, naka-shut off kapag nag-short circuit po dito sa baba. So, ayan, makita, isa pa para makita natin mga Lods. So, i-switch on ko bali. Yan. Tapos, i-short circuit natin. So, isa. O, ayan. Nag-shut off po ang MCB.
ang MCB DC breaker natin mga lods. Kahit ilagay pa natin ito muli, yan, wala na. Kasi nga, naka-shut off automatic. Kaya yun po, ang nakita natin, maganda po gamitin ang ganitong klase na DC circuit breaker. So, meron pa tayong susubukan mga lods. Kasi ang design natin, minsan pag nagwa-wiring tayo sa solar upgrade natin, minsan sa taas natin ipinadaan ang line side, minsan dito sa baba. Pero itong gamit natin, naka-reversible type. Kaya ang gagawin natin, i-reverse natin. Kasi minsan ang mga wire dito natin ipinadaan sa ilalim. Tapos doon sa taas naman ang load side. So ang gagawin natin, baliktarin natin. Kung gagana pa ba ang ganitong klase natin na breaker. So tatanggalin natin ito, ibaliktad natin. Dito natin ipadaan sa load side naman. I-reverse natin. Para makita natin na kayang baliktarin ang ganitong klase na circuit breaker. So, ayan po mga loads. So, ang gagawin natin dito ngayon, i-switch on natin itong breaker. Nakabaliktad na po ito ngayon, mga loads. So, switch on natin. Yan, naka-on. So, i-jumpin natin sa taas yung wire. Kung titingnan natin kung mag-trip ba itong DC circuit breaker natin. So, i-kakadlit natin lang. O, ayan po mga loads. So, shut off. So, ibig sabihin po mga loads, kahit babaliktad ang line side at load side mo, nakaprotektado po sa ganitong klase na circuit breaker. So, isa pa mga loads, i-switch on natin. Yan. Tapos, i-jumpin natin siya dito. O, yan po mga loads. O, shut off. So, ibig sabihin doon, okay po ang ganitong klase na circuit breaker. Kasi may ibang circuit breaker po talaga na hindi ganitong klase. Naka-jumpin lang sa ilalim po. Delikado yun kapag yun ang nabili mo. Kasi mura lang po yun. Nasa mga 55 pesos po yun. Siguro ilalagay ko na lang doon sa community channel natin kung anong ibig kong sabihin doon na anong klase itong circuit breaker na hindi magandang klase gamitin. So bago po tayo magpaalam mga lods, shoutout muna tayo kasi may maraming gusto pong magpapashoutout po sa channel natin. So umpisahan po natin magshoutout si Leo Awag from Bigos Lods. Magandang maing adlaw ni Budas Bigos Lods. At saka si Aguido Apit, si Aaron Florentino, si Danilo De La Cruz from Santa Rosa, Laguna. Ito pa, shoutout natin si Dennis Rujas from Banhaw, Alamagro, Samar. At saka si Buyit De Leon from Mandawi City. Maying adlaw ni Mudia Lods sa Mandawi. At saka si Andres Galion from Pasig City. Shoutout pa natin si Ruben Pals from City of Coronadal, South Cotabato. At saka ang panghuli natin si Virgilio Agpipa from Lagro, Quezon City. At saka shoutout ko na rin po ang mga new member natin sa join member natin sa sponsor, si Lucky Galindes, si Edwin Pasco, si Ernesto Pista Luna, at saka si Roberto Valerio. Shoutout pa natin ang mga join member natin, si Dario Daling, Mountaineers TV, Rafaelito Bayato, si Yunil Kamaengking, si Benji De La Torre, at saka si Lorenzo Guevara. Ang panghuli natin si Axel Quezon. Sa mga galodin natin dyan, huwag nyo kalimutan pong i-like at i-share po ang channel natin para marami pong matuto. At saka huwag nyo rin kalimutan pong mag-subscribe po para hindi po kayo makalimot sa channel natin. At saka maraming salamat po sa panonood.